Kahit may sakit ako, pinipilit ko ang sarili kong magluto sa pagkain ko. Kasi ayaw ko yung... Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Pilipinas Simple Vlogs. Ayan. Hindi ko alam kung anong itsura dyan sa mukha ko, guys. Kasi talagang hindi na ako nakapasok sa trabaho ko. Kahapon pumasok ako, guys. Kaso, pinilit kong pumasok kahapon. Pero, wala akong lakas. Masama talagang pakiramdam ko. Kaya ngayon, hindi ako pumasok. At saka, hindi naman din ako absent. Kasi, noong nag-party ang Ministry of Sports, guys, may extra akong day off na isang araw. Kaya, baliwala akong absent ngayon. Kaya ngayon, andito ako sa bahay. Ayan, wala akong ginagawa kundi buong maghapon akong natutulog. Ayan, napagod na ako sa kahiga. Umpisa kahapon ng gabi, maaga ako natulog. Mga bandang, ano at ako natulog kagabi, guys. Mga alas 8. Tapos bumangon ako na pumalis na yung mga karumit ko. Ako lang isa dito sa room namin. Wala yung karumit kong apat na Pilipina, nag-duty sila. Papasok sana ako kaso para akong natutumba, iwan, di ko alam. Nanghina talaga ako. Tapos papasok sana ako kasi ayoko mag-absent. Kasi yung iniisip ko kasi yung area ko na sino maglinis, tapos may opisina. Pero walang problema, nakalinis ako kahapon. Kahit papasok sana ako, i-check ko lang ang, kasi nga ang hindi man masyadong pagod ang trabaho ko doon, guys, sa Ministry of Sports, hindi masyadong pagod ang trabaho ko. Kaso, hindi talaga bumigay talaga ang katawan ko, nanghina talaga ako. Kaya ayan, hindi pa ako nakaligo kasi ilang araw akong masama ang pakiramdam. Talagang tinamaan ako ng ubo. Tinamaan ako ng ubo. Tapos, baka mamaya, pilitin ko na naman ang sarili kong maglaba kasi papasok na ako bukas. Hindi na pwede na, hindi ako mag, ano, hindi na pwede na bukas mag, ano ako, guys, mag-absent kasi naka-duty kasi ako sa government na building na, sa ano, government na building kasi ang pinapasukan kong trabaho araw-araw. Kaya, mahirap na, baka matanggal ako doon, mapalitan ako sa iba kung mag-absent ako. Kaya, pasok ako bukas kasi parang okay-okay na ako. Bukas na lang siguro ako maligo kasi nagtuob din ako. Kaya ayan, nagtuob ako, guys. Naglagay ako ng bigas, ay kanin at saka asin. Tapos talagang hubad na hubad ako, tapos naglagay ako ng kumot. Pumasok ako sa kumot. Parang doon ako gumaling. Siguro nalipasan din ako ng gutom. Nalipasan siguro ako ng gutom kasi kumakain ako ng tanghali. Wala na sa ayos ang oras, tapos siguro, kaya siguro din nanghina ako. Tapos halo din yung sakit ko, nalipasan ako ng gutom. Tapos grabe din ang ubo ko. Kaya yun siguro na para kong matutumba, para kong nahihilo, wala kong lakas. Tapos, ayan, mamaya magpahinga muna ako kasi katuob ko lang ng mga alas 11. Isang oras akong nagtuog. Kaya ayan, parang nawala yung masamang pakiramdam ko kasi isang oras ako talagang pinilit yung sarili ko na mag-ano doon ng mainit na tubig sa loob. Kasi sinaksa ko yung rice cooker ang ginamit ko. Tapos hindi ko na ako nag-vlog kasi may content na kasi ako dati. Every year talaga ako nagkagaganyan. Nagrabe ang ubo ko, tapos sabayan ako ng lagnat. Kasi ako, pag alam ko kasi sarili ko, guys, na ang sakit ko kaya kong gamutin, ginagamot ko lang siya sabay. Pero pag alam ko ang sakit ko na hindi ko siya kayang gamutin, nagpapa-check up ako. Tapos ayun, sabi ko, pag hindi pa rin ako gumaling, magpunta ko sa doktor, magpa-check up ako. Pero okay-okay na ako. Siguro bukas pag nakaligo na ako, baka lalo na akong maraming energy. Papasok na ako sa trabaho ko bukas. Ang hirap pag may trabaho ko, guys. Kaya, at saka, pag ako talagang nagkasakit ako, pag hindi ko kaya, itulong ko talaga yan, i-absent ko yan. Absinan ko talaga ang trabaho ko. Aba, bakit ba ako magpakamatay? Hindi naman 10,000 ang sahod ko kada buwan-buwan. Baka, sa kakaisip ko sa trabaho ko, baka malaki pa ang gastos ko sa hospital kaysa sahod ko. Kaya, yun, talagang kahit ano, kung wala lang din akong extra off, guys, papasok ako sa trabaho ko. Kasi doon kasi sa Ministry of Sports,
pahinga kami ng maraming oras. Kasi ang trabaho ko doon, maglinis lang ng tatlong toilet, yung hamam, yung CR. Tatlong CR lang ang nilinisan namin doon. Pero ako kasi may opisina ako nilinisan. Kaya ayan, hindi ko din alam kung ano ang dahilan sa sakit ko na pasma ba ako sa ano, sa pagkain, na pas, ano yung tawag yan, nalipasan ba ako ng gutom or halo doon pagod or halo ba doon napagod sa trabaho ko, at saka anong tawag yan, yung init at saka lamig, kasi grabe din doon ang lamig sa restroom namin, yung tambayanan namin pag matapos kami magtrabaho. Tapos ilang oras kami doon nakatambay, naka-aircon ako ng malamig, ay naka-aircon kami doon, tapos sobrang lamig. Tapos paglabas sa labas, uwian, sobrang init guys, kaya siguro ako nagkasakit. Tapos pagdating pa dito sa kwarto namin, minsan walang aircon, sobrang init, kaya ayan, ano din siguro ako din, halo-halo siguro yung sakit na naramdaman ko. Bakit may langaw nakapasok? Halo-halo na ang sakit na naramdaman ko siguro. Kaya doon, nandoon na yung lipas gutom ko. Tapos yung sobrang init sa labas. Tapos sobrang lamig din ang aircon. Ayan, siguro kaya din ako natamaan ng ubo at saka lagnat. Kasi nung doon din sa area ko, may isang CR kasi doon na sobrang init, pawis na pawis ako pag naglinis ako. Kaya ayan, sana bukas okay na ako masyado, makapagtrabaho na ako, makapaglinis na ako ulit sa mga CR. Hindi naman siya pagod ang trabaho ko guys, swerte nga ako eh. Swerte ako kasi nakapasok ako sa Ministry of Sports guys. Ang trabaho ko hindi siya masyadong pagod. Hindi ako gaya noon sa school na cleaner ako. Is grabe ang utak ko sa problemado sa paglinis. Paano ko siya tapusin kasi sa sobrang daming linisan. At saka doon kasi sa napasukan ko na yung bago kong trabaho ngayon dito sa Riyadh, magaan lang siya. At saka may dagdag din ang sahod ko. Parang nanghinayang din ako na matanggal ako doon kasi ang sahod ko nadagdagan. Nadagdagan ang sahod ko guys. Kaya ayan, sana gagaling na ako masyado bukas, makapasok na ulit ako. Kaya ayan, ang hirap pag may sakit guys kasi pilitin mo ang sarili mo, may labahan ka, hindi mo malabahan. Tapos gutom na gutom ka, pilitin mo pa rin ang sarili mo bumangon para lutuan mo ang sarili mo, 'di ba? Ang hirap pag OFW ka na may sakit ka. Tapos alam mo, minsan gusto kong umiyak kaso parang kasi pag may sakit ako, hinahanap ko yung mama ko. Kaso walang magtulong sa iyo, luto ng pagkain mo, yung bang nakahanda na ang pagkain mo, kakain ka na lang kasi may sakit ka, yung mga ganyan. Tapos ayun, baka bukas na lang ako maligo kasi sana dili hindi na babalik ang lagnat ko. Pagbabalik pa rin ang lagnat ko, baka pagkatapos ko mag duty bukas, pupunta ko ng hospital, magpa-injection ako na. Ay, may magpagpa-injection na lang ako kasi para matanggal ang lagnat ko, hindi on and off ang lagnat ko. Kasi hindi ako, pag uminom kasi ako ng gamot, parang lalo akong nagkasakit. Hindi ako sanay sa gamot kasi guys, ako sanay ako sa hilot. Kaya yung gihilot na ako, hindi na ganun ang ubo ko. Yung hindi ako gihilot, grabe, parang may plima ako sa loob. Grabe ang ubo ko nung yung hindi ako hinilot. Pero yung hindi ako nakakatulog, grabe. Tapos nahiya pa ako mag-ubo kasi nadidisturbo din ang mga karumit ko. Minsan sabi ng isa kong kasama dito na Pilipina, si Atibula, "Wah, ang grabe ang ubo mo ha. Naririnig kita," sabi ng karumit. Tapos kain pa ako ng Pepsi, kain ng ice cream. Pepsi, sobrang lamig. Tapos kaya lalong lumalala. Kasi pag hindi din ako ayan, yung kahapon kumain din ako ng ice cream, parang medyo na okay na ang ubo ko, hindi na masyado. At saka nahilot din ako, grabe ang hilot nung kasama ko yung Indonesia, nagpahilot talaga ako buong katawan ko, grabe. Ang tagal namin naghilot siguro guys, mga isang oras, kasi grabe, alam ko, ako kasi pag nagkasakit ako lalo may ubo ako, alam ko ang katawan ko na puno na siya ng lamig. Kaya nagkakasakit din ako ng ganyan, puno ng lamig, pagod sa trabaho ko. Kaya pag ganyan, nagpapahilo talaga ako, hindi ako umasa sa gamot. Pag nahilot na kasi ako, ayan, mawawala na yung unti-unti na gumagaling ang ubo ko. Tapos, ayan,
Siguro bumibigay din ang katawan ko ng hina kasi grabe ang ubo ko. Yung gihilot ako, grabe ang ubo ko. Ang tigas ng ubo ko, tapos grabe, hindi ko maintindihan yung may ubo ako. Kaya ngayon okay na ako, hindi na ako masyadong nag-uubo. Maya-maya, mga ilang minuto, dalawang minuto, tatlong minuto, grabe ang ubo ko. Tapos ayam, yung nahilot na ako nung huwebis ng gabi. Ayam, sabi ko, wala namang namamatay sa pag-arte na hindi makakaligo ng isang araw, dalawang araw. Kasi pag once ako gihilot, guys, hindi ko yan nililigo. Kasi ayaw, kami kasi pag hihilotin kami ng mama namin, pinapagalitan kami na pag hinihilot kami, iligo namin, kailangan pa lampasin ng isang araw o dalawang araw. Sabi niya, wala namang namamatay sa ano, na may namamatay sa kaartihan ng katawan mo, sabi niya. Pinapagalitan ako ng mama ko, kaya ayun, sana okay na ako bukas, guys, makapasok na ako sa trabaho ko bukas. Pero papasok pa rin ako kung hindi pa masyadong maano ang pakiramdam ko, papasok ako kasi wala naman, pag panahiga din ako, para din akong pag panahihiga ko lang din ang katawan ko, parang lalo akong nagkasakit, hindi ako gagaling. Kaya ayan, gisipon ako sa ano yung kinain ko. Ayan. Ayan, guys, yun lang ang sasabihin ko dito. Hindi ako nakapasok sa trabaho ko kasi nagkasakit na naman ako. Ganito din ako pag malapit na ang birthday ko. Every year ako nakakaramdam ng ganito pag malapit ng birthday ko. Kasi mag-October na naman, kaya nagkasakit na naman siguro ako. Kaya, ayan. Ay, naku, ang hirap talaga, guys, pag nagkasakit ka na sa ibang bansa ka. Kaya alagaan talaga natin ang mga sarili natin na wala tayong mga malalang sakit. Kasi pag nagkasakit ka, ang dami mong iniisip, paano ka makapagluto ng pagkain mo, lalo na may labahan ka, may trabaho kang pinapasukan. Ang hirap mag-isip, guys, ng ano, nung yung may sakit ka, ang hirap. Kasi walang nag-asikaso sa'yo. Kahit may mga kasama ka sa trabaho mo, hirap din, nakakahiya din na umasa ka sa kanila na lutuan mo po ng pagkain kasi may sakit ako. Ako kasi, pagkaya ko kasi magtrabaho, guys, kahit may sakit ako, hindi ako nag-asa sa mga karumit ko, mga ganyan. Mahihiyain akong tao, guys, mahihiyain akong tao. Kahit may sakit ako, pinipilit ko ang sarili kong magluto sa pagkain ko. Kasi ayaw ko kasi sa lahat na binubuy-buy ako, ganito ganyan. At saka mahihiyain din ako, guys, hindi ko din talagang ugali na makikain sa pagkain ng iba. Except lang siguro pag may mga birthday, ganyan. Kahit ako hindi ako madamot pagdating sa pagkain. Pero pagdating na may sakit ako, guys, hindi ko iasa ang sarili ko sa hindi ko kaano-ano ng mga tao. Pero mga mabait man sila, nag-asikaso man sila sa pagkain mo, namimigay din sila. Pero ako nahiya kasi din ako, nahiya ako. Basta kaya ko ang sarili ko itayo, iluto, kahit may sakit ako, pinipilit ko ang sarili ko hanggang makakain ng sarili ko sa mga gusto kong kainin kahit may sakit ako. Kaya yan, guys, mahaba ng aking vlog, kaya kita-kits na lang sa aking susunod na vlog. Kaya ayan, sinsyan na kung hindi ko kayo nabalikan agad kasi ilang araw akong masama ang pakiramdam. Pinilit ko lang nang pumasok nung ilang araw na yun, kaso ngayon bumigay na talaga ang katawan ko, guys, hindi na kaya siyang ipasok ko sa trabaho. Kaya ayan, tingnan nyo, parang matamlay pa ang mukha ko. Kaya ayan, guys, i-end ko na ang aking vlog. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, comment below my video, and see you my next vlog, guys. Bye.